Mula pa rin sa channel ni PMC, ito mga kapatid, medyo may katagalan na to at gusto ko ngayon yung mga interesting topic ngayon mga kapatid, no? Ang title nito, Bakit nila tinago ang tunay na pangalan ng Diyos? Alright, part 1 pa lang to mga tol at panonorin din natin yung part 1. Pero bibigyan na muna natin to ng reaction video, syempre commentary, opinion at kung ano-ano pa. At kung trip mo yung ganitong klaseng reaction video, wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka. Siyempre, sana nakasubscribe ka na rin kay PMC, Pinoy Mystery Channel. Alright, so mga tol, wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Pangalan ng Diyos, itinago daw. Ooh! Pangalan ng Diyos, tinuturing na pinakasagrado sa lahat ng pangalan na itinatawag sa kahit na sino man. Natatanging pantukoy na sinusundan na walang humpay na pagsamba at matibay na debosyon mula sa mga nananampalataya. Subalit hanggang ngayon, ang tunay na ngalan ay pinagtatalunan pa rin. Isa nga ba itong misteryo o mayroon talagang tunay na pangalan ang pinaniniwala ang Diyos? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap. Ipaliwanag ang tanong. Totoo ba? Favorite line ko talaga yan kay PMC eh. Mula nang nailahad ang kasaysayan ng buong sangkatauhan, hindi ito nagkulang sa mga misteryo na hanggang ngayon ay nagsisilbing kababalaghan at palaisipan sa mamamayan. Kasabay ng mga mahiwagang katanungan ay ang naglalagablab na pagnanasa na mabigyang kasagutan ang mga malalim na talinghaga. At wala nang iba pang hinahabol ng isip pagdating sa mga misteryo ng pananampalataya ay ang patungkol sa pangalan ng Diyos. Mas maigi siguro kung bibigyan natin ang pagkakataon sagutin ito ng mga kapatid nating Kristiyano, Muslim at mga Hudyo upang sa ganun ay mabigyan ng linaw ang mga salaysay. Sa banal na kasulatan ng Islam, mababasa sa Quran ang pangalang Allah. Ito ang sabi sa islamreligion.com na sa wikang Arabo, ang pangalang Allah ay nangangahulugang One True God. Ayon dito, na ang tawag ng mga Kristiyano at Hudyong Arabo sa Diyos ay Allah. Ito raw ay ang parehong Diyos na binanggit sa Biblia. Subalit mayroong mga nagsasabi na hindi raw Diyos o God ang kahulugan ng pangalang Allah. Katulad ng tanyag na non-Arabic scholar sa Islam na si Dr. Zakir Naik, ito ang sabi niya. The reason we call Allah by the Arabic word Allah instead of the English word God is because a person can play mischief with the English word God. For example, if you add S to God, it becomes God's, plural of God. There's nothing like plural Allah. Kul huwallahu ahad. Say is Allah one and only. Allah is a unique word. If you prefix a tin before God, it becomes tin God, meaning a fake God. There's nothing like tin Allah in Islam. That is the reason we Muslims, we prefer calling Allah by the Arabic word Allah instead of the English word God. But when the Muslims are speaking to non-Muslims who may not understand the concept of Allah, and when they use this word God instead of Allah, I've got no objection. But I would like to remind them that God is not the appropriate translation of the Arabic word Allah. Ayon sa eksperto ng Islam, mas nararapat daw na gamitin ang Allah kaysa sa salitang Diyos. Maaari daw itong gawing marami o bigyan ng kasarian o ano paman. Ngunit hindi ang pangalang Allah sa dahilang ito ay natatangi. Sa huli, binanggit ng scholar na hindi tugma o hindi husto
na isali ng pangalang Allah sa salitang God. Ibig sabihin na bagamat maraming nagsasali ng pangalang Allah sa wikang Ingles na God, hindi ito sapat. Dahil raw may mas malalim itong kahulugan para sa mga Muslim. Ano't ano pa man ang katotohanan, bukod sa Allah, mayroon din siyang iba pang pangalan ayon sa Quran. Magugulat ka kung sasabihin sa iyo na si Allah ay may 99 na pangalan. 99 names. Ano ang tunay na pangalan ng Diyos? Totoo na Allah ang tawag ng Quran, subalit mayroon din itong 99 na pantawag. Kung hindi ka naniniwala, pakinggan natin si Dr. Musharraf Hussain, isang scholar sa Islam at translator ng Quran. And so really it's one of the best ways of understanding God. These are descriptions effectively of God, really, that they, and Muslims have sort of there are thousands of names of God, really, but we sort of confine it to 99 because the Prophet, you know, very beautifully said that, you know, learn about God through these 99 most beautiful names, we call them. You be kind. God is generous. You be generous. In fact, Imam Ghazali, when he, in his book, The 99 Names of God, he actually talks about each name of God, describing what it is, and then asks, then what is your share in this? Yeah. Binanggit ng scholar na ang 99 na pangalan ng Diyos ay mga attributes, divine characteristics, o mga katangian upang makilala ng lubusan si Allah. Sinabi nito, na base sa librong 99 Names of Allah, kasama sa mga pangalan ay ang Al-Wahid o The One, Al-Ahid o The Unique One, at marami pang iba. Sa madaling sabi, malinaw na sa Islam, Allah ang pangunahing pangalan ng Diyos, at ang 99 na karagdagang pangalan ayon kay Dr. Hussain ay mga katangian na nagpapakilala kay Allah na ginagamit din na pangalan ng Diyos. Kung ikaw naman ay pamilyar sa mga nakasulat sa Ebanghelyo, walang duda na nabasa mo na ang katagang L-O-R-D o Lord. Sa Bibliyang Tagalog, mababasa naman ang salitang Panginoon. Subalit mayroong mga naniniwala na ang katagang Lord ay hindi nangangahulugang Panginoon sa wika ng Pilipino. Ito daw ay ang tunay na pangalan ng Diyos. Kaya mababasa na ang salitang Lord ay naka-imprenta sa malalaking letra. Paano malalaman ang katotohanan? Bukod sa rockstar legend na si Mike Hanopo na isang Hudyo at magaling sa wikang Hebreo, kaunti lamang ang nasa Pilipinas na tunay na bihasa sa wikang Aramaic, at yung mga marunong katulad ng ibang pastor ay nag-aral sa turo ng mga Hudyo sa Israel. Kung ganun, mas maigi siguro kung ang tatanungin natin ay ang mga eksperto sa wikang Paleo-Hebrew at Ancient Aramaic. Isa sa mga pangunahing nagtuturo ng sinaunang wikang Hebreo sa buong mundo ay ang Hebrew University of Israel. Ito ang nangangasiwa sa Israel Institute of Biblical Studies, kung saan marami mga pastor mula sa iba't ibang relihiyon kahit sa Pilipinas ang nag-aaral. Ito ang sabi ng Israel Institute of Biblical Studies. So first of all, this is the Lord's name, that's Adonai. And you would mostly find it with the Lord in capital L or God with capital G. This is the personal name of the God of Israel. Now, Lord, and how come she pronounced it as Adonai, not as it is written here? Why did I read it as Adonai when you actually see something like that? Doesn't look at all like this word Adonai. While Adonai should look like that, and it does appear also in the Bible. How come I read it as Adonai,
where it should read something else. This is a matter of tradition. There is a restriction to read the name as it is. I know it wasn't always the case. We know from historical evidences that people did pronounce it, but this word became restricted. Ayon sa pag-aaral ng wikang Hebreo, ang basa sa personal na pangalan ng Diyos ay binibigkas na Adonai. Bagamat kahit hindi ito ang tunay na pagbigkas, dahil daw ipinagbawal ng isang tradisyon ang tamang pagbigkas sa pangalan. Kahit daw mayroong mga historical evidence, Adonai ang pinalit. Kaya naman marami ang nagtatanong kung bakit itinago sa likod ng tradisyon ang tamang pagbigkas sa pangalan ng Diyos. Paano natin malalaman ang tunay na pangalan? Sa pangalang nakasulat sa Quran na Allah at ang 99 na iba pang katangiang pantawag sa Diyos, at sa bagong tipaan ng pangalang Lord na binibigkas na Adonai, ano sa mga ito ang tunay na pangalan? Marahil mas mabuti kung tanungin natin ang mismong propeta na nagsulat ng Torah, ang banal na libro ng mga Hudyo na mas nauna pa sa Quran at bagong tipaan. Sino nga ba ang sumulat sa libro ng mga Hudyo? Dito nga ba matatagpuan ang tunay na pangalan ng Diyos? Mga malalim na katanungan ang kailangang bigyan ng makabuluhang kasagutan. Abangan sa mga susunod na kabanata. Para sa part 2, mga tol. Anong aral lang mapupulot dito? Datapot maraming mga relihiyon ang may kanya-kanyang tawag sa Diyos. Pruweba ito na maraming kaalaman na hanggang ngayon ay hindi madaling arukin. Iba-iba man ang paniniwala ng tao at may kanya-kanyang banal na libro ang mga ito, patunay lamang na ang pananampalataya sa Diyos ay likas sa tao. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Dito sa videong pinanood natin, mga kapatid, no? Inaalam dito sa videong pinanood natin kung ano yung tunay na pangalan ng Diyos at kung ano ang dapat itawag sa Panginoong Diyos. 'Di ba dito sa Quran, mga tol, 'di ba, tinatawag nila Allah, at meron pang 99 names na pwede mong itawag dahil ito yung characteristic ng Panginoong Diyos. Tapos dito naman sabi Lord, 'di ba? O Panginoon, Adonai, mga ganyan-ganyan. Pero ang tanong sa'yo, sino ba yung kinikilala mong Diyos, mga tol? Kasi ako dito, marami nagko-comment dito sa ating channel, no? Bakit ang mga iglesia ni Kristo ay tao ang tingin kay Kristo at hindi Diyos? At ang tanong ko naman, bakit dito sa videong to hindi nabanggit yung pangalang Hesukristo as pangalan ng Panginoong Diyos? Ito ba'y nagpapatunay na hindi kinikilala ang pangalang Hesukristo bilang pangalan ng Diyos, o dahil ang Hesukristo ay pangalan na tao, mga tol? Ito ay hindi pag-ano sa mga paniniwala ninyo, ha? Kasi ito, mga tol, para sa akin, no, kung ikaw ay mananalangin, 'di ba? Mananalangin ka. Alam naman ng Panginoon Diyos kung kanino ka tumatawag, eh. Ikaw ba'y nananalangin sa isang bato? Ikaw ba'y nananalangin sa isang kahoy? Ikaw ba'y nananalangin sa isang santo, o nananalangin ka sa Ama na nasa langit, which is ang Panginoong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng lahat ng nakikita natin, 'di ba? Kung ikaw ay nananalangin sa pamamagitan ng pagpikit ng iyong mga mata, kasi nananalangin ka sa Espiritu, mga tol, na iunawaan niya 'yon, naiintindihan niya 'yon, mga tol, tawagin mo siyang Panginoong Diyos, no? Hindi mo na kailangan magbanggit ng kung ano-ano pang pangalan, hindi mo na kailangan magbanggit ng kung ano-ano pang tawag, 'di ba? Panginoong Diyos. Para sa akin lang naman 'yon, mga tol, no. Respeto sa inyong mga paniniwala, pero kayo, ano ang inyong masasabi sa tunay na pangalan ng Diyos? At aabangan natin yung part 2 ni PMC, mga tol. Ano ang tunay na pangalan ng Diyos na nakaukit sa bato? Alright, so bago tayo magtapos, mga tol, konting shoutout lang dito sa ating mga kaibigan na nag-comment sa last video natin. Rodina Englert, napakagaling talaga ni PMC. Super thanks, Idol Shobal. Pa-shoutout yan, Rodina Englert. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Christy Maharlika
Grabe talaga, napakahiwaga, napakahaba ng kasaysayan pala. Totoo sabi sa Biblia, labas at lalabas ang katotohanan unti-unti na maliliwanagan mga tao. Shoutout din kay Edgar De Pedro, Idol PMC ang lupit mo kaya malimit nanonood ako ng video mo. Yun. Arlene Hoseni, that is good history. I love Pinoy Mystery Channel. We love peace all over the world. Shoutout din kay Greg Salonga. Yan. Shoutout kay Algin Ricaforte at kay Michael Quaresma. Oh, Quaresma. Alright mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood. At sama-sama nating alamin kung ano susunod na bahagi nitong video pinanood natin na very interesting talaga. Maraming salamat kay PMC, kay Pinoy Mystery Channel sa pagbabahagi sa atin ng ganitong klaseng kaalaman. Alright, so hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!